Welcome po sa ating channel, mga kabaka, mga kasubscriber. Kung bago lang kayo sa channel namin, sana magustuhan niyo yung mga topic na tinatalakay namin. Ang animal management po yung topic na pinag-aralan natin ngayon. Nung nakaraang topic po, pinag-aralan natin yung katangian natin bilang mga cowboys na dapat lagi tayong observer sa mga baka natin. Kung kayo po ay magsasubscribe, masusubaybayan nyo yung series natin. Isa po itong magandang talakayin para sa mga nag-aalaga ng baka. May isang topic sa pag-aalaga ng baka yung bihira ma-mention. Pero mahalaga to. Kailangan nyo rin itong malaman. Kung hindi nyo po alam, ang mga baka po natin ay mayroong pure memory. Hindi po nalalayo yung mga hayop sa tao. Meron din po silang phobia. Yun po yung pure memories nila. Kung iisipin, ang mga baka po ay normal naman po sa kanilang matakot dahil sila po ay mga prey animals. Sila po yung hinahabol para kainin. Universal pong konsepto yung takot. Lahat po ng hayop, tao, maging mga insekto, lahat po yun ay nakakaramdam ng takot. Kung likas sa mga alaga nating baka ang matakot, saan naman sila natatakot? Isa lang po ang tatandaan natin, ang mga baka po ay mahilig sa mga pamilyar na bagay, pamilyar na muka at pamilyar na lugar. Kung alam lang po natin na mahilig sila sa mga pamilyar na bagay, hindi po tayo magtataka kung bakit bigla silang magkugulat, matataranta at tatakbo. Napansin niyo po ba yung mga alaga niyong baka? Kapag sanay silang magkakasama, tas ihiwalay nyo yung isa. Napakalakas po ng attachment ng mga baka sa familiarity. At hindi sanay ang ating mga alagang baka sa biglang pagbabago. Mapapansin nyo po na dinidila nila yung mga kaibigan nila. Yung mga kapwa nila baka na makikita nila. Kung abot naman nila po yung mga baka na yon. Pero kapag nawala sa paningin nila, sadyang magmamama sila, hinahanap yung mga kasama nila. Ganun po katouch yung mga baka sa familiarity. Kung napapansin nyo po, kapag dinadala yung baka sa ipitan para injectionan, bigyan ng vitamins, masama ang experience nila sa lugar na yon. Ibig sabihin po nun, may peer memory po yung baka dun sa ipitan ng baka, kung saan lagi siyang sinasaktan. Kaya po, bago po nyo ipasok yung baka sa ipitan ng baka, bigyan nyo po muna siya ng pagkain sa mismong ipitan para hindi siya magkaroon ng masamang experience dun sa ipitan kahit nasasaktan siya dun. Kasi ang first impression niya, hindi yung ipitan ng masama, kundi yung tao na mag-i-injection sa kanya dun sa ipitan. Tatandaan po sana natin na ang ating mga baka ay mga prey animal. Ibig sabihin po, may mechanism sila na kapag nakaramdam ng danger, sila ay tatakbo. Hindi naman po pare-pareho ang mga baka. Meron pong matatakotin at meron pong mga palaban. Kapag natapat po kayo dun sa matapang na baka, handa pong lumaban yun. Susugod po sa atin yun. Sa pamamagitan ng pag-oobserba, nalaman po namin na yung mga baka namin na nakapastol sa tabi ng daan ay mas kalmado at mas mababait kaysa sa mga baka na bihira makakita ng tao. Napansin din namin na ang mga baka ay may phobia sa talik kapag sila ay nakawala. Kaya kailangan nating itago yung talik kapag huhulihin natin sila. Napansin din po ng mga milk breeder
sa ibang bansa na kapag yung baka po ay tinataranta o kaya ay sinisigawan o medyo rough ang pag-handle, hahataw-hatawin yung mga bakal, yung mga gate para pumasok sila sa kwadra, ang nangyayari po ay mas konti po ang binibigay nilang gatas kumpara sa mga handlers na mababait at mas gentle mag-alaga sa kanilang mga baka. Napansin niyo po ba na yung minsan yung mga alaga natin kapag dinala natin sa mataong lugar o kaya sa maingay may mga dumaan, nagiging sensitibo sila at nagiging wild? Yung ingay, mga bagong tunog ay sapat na para mag-stress sa baka natin. Ganun po yung sensitivity ng baka sa mga bagong tunog, bagong tao at bagong lugar. Kung gusto nyo pong maging mabait sa baka ng tatay nyo, ng kuya nyo, eh dapat po araw-araw nila kayong makikita. Sa ganung paraan po, magiging mabait na sa inyo yung mga baka dahil makakadevelop na sa inyo ng familiarity. Practical natin na magagamit kung paano natin malalaman kung mabait ba yung breed ng baka kapag bumili tayo sa auction. Ang ginagawa po kasi ng ibang magagaling mag-alaga ng baka, gugulatin nila yung baka na bibili nila sa auction. Kasi yun ang perfectong lugar para malaman kung yung baka na ba na bibili nila ay mabait. Basta ang tatandaan lang po natin na ang mga baka ay mayroon din pong fear memory or phobia. At tulad din po ng mga tao, ang mga baka po ay mahilig sa mga familiar na bagay. Kaya po ang anumang pagbabago ay magdudulot sa kanila ng stress, pagkatakot, pagtakbo o pagiging wild.